Don't forget to subscribe our channel, Papi Bush. Nandito na naman ako sa panibagong vlog. Lalo na dyan sa mga subscribers ko, mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag niyong pabayaan yung ating sarili. Ingatan na po natin. Kung alam natin kung anong nagawa nating kasalan, sana patawarin tayo sa pinakapangrihan sa lahat, mga Papi Birds. Ito, Papi Birds, isishare ko sa inyo. Ito ang pinakamaganda sa buhay natin. Lalo na gayon, ang mga taong hindi takot sa naglala sa kanilang buhay, kung ano ang nanalaman nila sa buhay nila, mga Papi Birds. Ito, isishare ko sa inyo. Ito ang pinakamaganda. Ito ang pinakadabis, lalo na ngayon, so yung mga taong walang kalam-alam sa buhay natin, na masisira ang pamilya. Chat out muna ako dyan kay Tatay Papsi TV, kay Ilmer Music Lover, kay Abusia. Sibisitahin po ninyo yung mga YouTube channel ng mga peoples para makatulong tayo sa kanila, para maganda yung communication natin sa tao. Hindi naman yan, Papi Birds, na magano tayo sa YouTube channel sa tao para makatulong tayo, mga Papi Birds, kasi nangangailangan sila, tutulungan natin. Ito ang pinakamalaga, Papi Birds, itong orasyon na ito. Ito ang pinakamalaga, na ang mag-asawa o magsyuta na hindi masira ang buhay nila, yung taong may kalamalam sa kanilang sarili, alam natin kung ano ang gagawin natin sa sarili natin. Ito, huwag nyo tangkilikin itong orasyon, mga believers. Huwag po ninyo itong baliwalain. Ito ang pinakamalaga sa buhay natin. Ito ang orasyon, mga believers. Orasyon kontra sa gayuma. Pag halimbawa, believers, ngagayumahin kayo, ito ang panglaban po sa inyo, pangakit, palabag loob ng anumang tula dito nito. Kapag kayo na alam na ang tao, na kapag kayo gagayumahin sa tao kahit hindi niyo gusto, na yung tao na ginaguyuma kayo sa pamaraan, sa yung spiritual, sa yung nagbigkas na silang anong mga orasyong Latin na hindi makakasama, na hindi makanais-nais sa kanilang buhay, na ang tao na ginagayuma po nila. Ito ang pangsangga po natin, mga believers. Huwag ninyo itong tangkilikin. Kailangan, bago kayo pa nito magbigkas sa isang orasyon, kailangan unahin pa ninyong bigkasin yung ating Panginoon. Una, Ama namin, Ama Ginoong Maria, Luwalhati Sumasampalataya. Ama namin, Ama Ginoong Maria, Luwalhati Sumasampalataya. Ama namin, Ama Ginoong Maria, Luwalhati Sumasampalataya. Ito, Papi Birds, itong orasyon nito, ito ang pinakamalaga. Isunod mo itong orasyon, yung pangsangga sa gayuma. Ari siha, ahisira, ari siha, ahisira, ari siha, ahisira. Kailangan 3 beses kayo magbigkas nito. Itong nakasulat sa librong orasyon. Itong librong orasyon, mga believers, sa kanakaraan pang mga lolo ang nakasulat ito. Ito ang pinakamaganda. Ito ang pinakanabis. Kahit wala kayong mga medalyon, basta may Latin na orasyon kayo na kinikimkim sa yung dila, sa yung isip, para makapasok ang orasyon sa katawan po ninyo. Yan ang orasyon na pinakamaganda sa buhay natin, mga believers. Kailangan 3 beses kayo magbigkas nito. Ari siha, ahisira, ari siha, ahisira, ari siha,
ahi, sira. Kailangan tatlong pieces kayo magbigkas nito. Itong sumpa. Pagtanggal sa taong naggagayuma sa iyo. Ito ang magkasisira sa buhay ng isang mag-asawa or mag-boyfriend, mag-living partner. Hindi natin alam kapag yung tao ginagayuma, magtaka ka na lang, maganda yung isang anyo ng tao, maganda yung pangit yung isang anyo ng tao, bakit nagtutuluyan sila? Pamaraan sa gayuma ng isang masamang espiritu, masamang orasyon, yan ang sakop sa mga demonyo. Pag magkupas na yung gayuma nila, doon na sila magkaroon ng problema sa buhay nila, mga pagkos. Kasi ang gayuma walang hanggan. Tuloy-tuloy kapag hindi yan magkupas. Kaya ito, Pabibors, ito ang pinaka-importante sa buhay natin. Natuloy pa rin yung forever sa ating buhay. Kahit hindi naman tayo nagkakasala, ang importante, mayaluan natin ang dasal ng ating Panginoong Jesucristo na siya nagdala sa ating buhay hanggat buhay pa tayo sa mundong ito. Magserbisyo tayo sa Kanya para iwas tayo sa mga delikado, sa mga taong interested sa atin, sa ating buhay. Kaya yun po, viewers, maraming salamat sa inyo. Nakashare ako sa kunting halaga itong orasyon na pamaraan nakasulat sa libong orasyon. Lalo na dyan sa mga subscribers ko, mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag niyo pabayan yung ating sarili. Ingatan lang natin kung ano ang pagkakasala sa ating Panginoon. Mag-servisyo tayo. Tumingi tayo ng kapatawaran. Kasala tayo noon, magbangong buhay na tayo ngayon, mga believers. Yun lang ipatak sa ating buhay. Kaya taulan tayo para tayong bulak sa mundong ito. Kaya magserbisyo tayo para purin yung buhay natin. At maraming salamat sa inyo. Huwag kayong iwanan yung ating Panginoon. Siya nagdala sa ating buhay. Yun lang po hiniling ko sa inyo, mga pag-viewers. At maraming salamat. God bless sa inyo. Bye-bye.